sa inyo lahat. Ito po si Ate Rose, nalutong manyaman. Sishare ko sa inyo ngayon kung naalala niyo pa, noon po kahit na asin lang, ginagamitan natin yung ating manok para magprito. Eh katulad po ngayon, na napakarami nang nilalagay sa ating pritong manok, sa ari-sari na ang mga pansangkap na ginagamit natin. Pero ipapaalala ko po sa inyo kung paano ang pagpiprito na napakasimple lamang na napakasarap pa na fried chicken. Ito po yung ating original na fried chicken. Ngayon po, ito yung ating manok. Ito po siya, dalawa siya. Medium size lang po siya. Ayan, pinatulo ko na pagtapos kong inugasan. Siyempre, gagamit ako ng paminta. Lalagyan ko po siya ng paminta. At siyempre, para mas masarap siya, lalagyan ko siya ng magic sarap, asin, at saka lang po yung sinigang mix. Ganito lang po siya, ipapakita ko sa inyo. Ito po yun. Ayan. Wala po tayong lalagay na ibang panlasa para kakaiba. Ito po yung ating sinigang sampalok mix. Yan po yan. Yan ang ating gagamitin sa ating fried chicken. Para maiba-iba naman po at kung kasi alos pareho na lang yung lasa ng ating mga manok na prito ngayon, para makatikim naman tayo ng fried chicken. Yung original nating fried chicken na wala ng iba-iba pang sangkap. Ito lang po ang ating gagamitin sa ating pagmamarinate. Imamarinate po natin siya bago natin siya prito. Conforme sa inyo kung ilang oras ang gusto nyong pagmamarinate, kung ilang oras bago nyo siya lutuin. Ito na po yung ating chicken. Mamasalas po natin siya ng asin. Una, asin po natin. O, asin muna yung ating paikutan po natin siya ng asin sa buong katawan niyang manok. Hanggang sa loob po. Hanggang sa loob niya lalagyan natin. Tapos, ito po yung ating sinigang mix. Ayan po siya. Paikutan din natin siya ng ganyan. Ito po yung ating sinigang mix. Ito po. Paikutan din po natin kung anong ginawa natin sa tulad ng asin. Ganyan din po siya. Para mas malasa siya. Lalagyan din po natin siya sa loob. Yung loob niya. Para mas malasa. Ayan po. Mamarinate po natin yan. Tapos, ito po yung ating paminta. Kung sasa sa inyo po, kung gusto nyo mapaminta o katamtaman lang, kayo na pong bahala mag-estimate sa ano po ninyo, sa panlasa ninyo. Kung gusto nyo matapang na paminta o konti lang, kayo na pong bahala. Ayan po siya. Ayan na po yung ating chicken. Pinaikutan po siya pati po sa loob. Ngayon, para po mas malilamnam, lalagay po ako ng magic sarap. Konti lang po. Ayan po, paikutan din po natin. Hindi naman po masyado marami para mas magdagdagan yung sarap ng ating kulinamdam ng ating fried chicken. Ayan po siya. Lagyan po siya sa loob. Ayan, para mas malasa siya. Ayan na po siya. Ayan, ganyan na yung ating manok. Ngayon, imamarinate po muna natin siya. Tatabi natin. At ito naman kung isa. Ganyan din. Ayan na po yung ating minarinate na chicken. Mamaya po ipiprito natin. Nakamarinate siya. Ilalagay po muna natin siya sa ating refrigerator. Hindi naman po siya sa freezer. Kahit po sa chiller lang o sa baba. Hindi siya nilagay. Babal po natin siya ng cling wrapper. Ayan po siya. Mamaya ipapakita ko na sa inyo ang ating fried chicken. Good morning! Morning nyo po. Ito na ang aking minarinate na chicken kahapon. Ipiprito ko na po ngayong umaga para sa aming almusal. Ayan po siya. Lalagay na natin sa ating minarinate. Ayan po siya.
sa maaaring mo. Pakasulti ko na lang siya para po niya. Okay. Ayan po. Babalitan na natin siya. Ayan po. Ito na siya. Napakabilis niyang iluto. Napakadali niyang iluto. Ayan. Talaga napakalambot po niya. Napakalambot po ng ating manok na minarinate. Magdamag. Ayan. Napakabilis pa niyang iluto. Napakasarap po.